Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel. So, guys, kumusta kayong lahat? Well. Kung akong tatanungin nyo, here okay lang kahit medyo busy sa negosyo. So, ngayon po guys, mayroon na lang po akong gagawing videos po para po ito sa inyo. Lalo-lalo na dun sa mga gustong matuto kung paano gumawa ng barbecue sauce. So, ganito lang yan guys. Alam nyo ba yung isa sa pinagkakakitaan namin ngayon? Isa sa mga negosyo namin ngayon ay ang paggawa ng barbecue or pagluluto ng barbecue. Yun po yung aming negosyo ngayon. Lalo-lalo na sa panahon ngayon na Christmas at wala kaming trabaho. Kaya po, nagsisika po kami na makabenta man lang kahit pambili ng isang kilo bigas. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko gumawa at magtimpla ng barbecue or ng barbecue sauce. So, yan lang po kayo ha. Stay tuned lang po tayo. So ngayon guys, ito po ang ating gagamiting ingredients. So ngayon po, naghanda na po ako ng aking imamarinate na mga babarbecuehin mamaya. So, ito po ay kalahating kilo ng chicken. So, iniwa ko na po siya. Ito po ay aking nilagang tinae or yung ano ba yung tawag dito? Isaw ng manok. Tinae. Tinae ito sa isaw ng manok. Tapos, ito po ay ang pork. Tapos, ito po ay ang yung Texas. O yung ano? Ano ng manok? Ano ba yan? Paatiin? Paa o ulo ng manok. Tapos ito po yung saba ng baboy. So, ito lang po yung binabarbecue namin. So, mamaya-maya po, ipakikita po namin sa inyo kung paano po namin ito ititimpla. Ito po yung mga ingredients niya. Ito po ay 1.5 cup of ketchup. Tapos ito po ay 2 cups of soy sauce. Ito po ay 1 cup of brown sugar. Tapos, ito po ay na-miss ko na bawang at saka sibuyas. At ito po ay ang lemon or calamansi. At saka ito po ay ang paminta powder. So, lalagyan ko rin po siya ng ng kanyang lasa. Kukuha lang po ako dito ng 1.5 cup of Sprite. So, ito po, gagamit po ako ng Magic Sarap para rin po pandagdag sa ating timpla. So, ngayon po, sisimulan na natin ang ating pag-mimix ng ating marinate na sauce. Ito po ay ang taba ng baboy. Nilaga ko na po siya para hindi po siya matigas na ilagay sa stick. At saka kailangan malambot po siya. At ito naman po ang paa ng manok at saka yung ulo. Nilinisan po namin to at nilaga na po namin. Yan po, kapag kami po ay natitinda ng ulo ng manok, hinihiwa po muna namin yung kanyang ulo at saka inugasan po namin yung loob kasi nga mas maganda at saka mas malinis at masarap po kapag hinihiwa po namin yung ulo ng manok. At saka ito po yung paa, hinapok na po namin to at saka nilagyan na rin namin po to siya ng timpla para mas ma-absorb ng kanyang salaman, ma-absorb sa laman, bayan, ng ating barbecue. Yan. At saka ito po rin yung isaw ng manok, tapos na rin po namin ito nilinisan. So, ready na po siya para lagyan ng ating marinated sauce. So, ngayon po, magsisimula na tayong gumawa ng marinate, ng sauce na ipang-marinate natin sa ating mga barbecue. Una, ilalagay natin ang ating soy sauce. Yan, i-mix na lang natin po para ready to meal. Tapos, ilalagay na lang po natin ulit ang ating, ilalagay po natin ang ketchup. Ito po ay 1.5 cup of ketchup. So, by the way guys, hindi na nga po pala akong gumagamit ng food color dahil kasi yung ketchup may food color na siya. Mas ano lang po kasi yung natural lang yung kulay niya. At saka, ilalagay ko rin po ang ating powder na paminta. Iuubos ko po ito kasi para mas mabango ang ating barbecue. Tapos, ilalagay po natin ang ating minced na bawang. Ayan po. Muna natin siya bago natin siya lagyan ng calamansi. So, kailangan guys, yung calamansi, hindi natin medyo damihan kasi the more na nag-absorb siya sa alaman ng ating mga karne, may tendency kasi na umaasim siya.
Kaya katamtaman lang dapat ang ating lalagay na asim. Yan. Tapos then, ngayon tapos na natin to shake. Ilalagay na po natin ang ating one cup of brown sugar. Saan kasi ito magpapatamis-tamis konti sa ating barbecue. Natural lang po natin ito. Tapos, ngayon po, lalagyan po ang ating pampalasa, magic sarap. Hindi na po ako gumagamit ng asin at saka bechin. Mas masusobraan po yata. Kaya ito, kontento na po ako sa magic sarap lang po. Tsaka try and tested na po kasi namin na gumamit niya. Tapos, ngayon po, isusunod na po natin ang paglagay ng ating calamansi. Ayan ba yan? Kailangan, kapag nalalagay tayo ng calamansi, hindi natin isasali ang kanyang buto. May tendency kasi na baka umait siya or hindi natin alam, baka mamaya masali yung mano buto. So, kailangan sinatanggal natin yung kanyang seed. Kailangan po natin siyang i-strain para hindi po masali yung kanyang seed. Tingnan niyo po ang ating ginawang marinated sauce. Malapot na po siya. Ayan. Tapos ngayon, lalagyan natin siya ng konting Sprite para mas malinamnam ang ating barbecue. Kasi isa to na nagpapalakas kung ay nagpapabilis ng absorption sa ating barbecue. So, lalagyan ko lang siya ng 1/2 cup of Sprite. Malapot na. Po, tapos na po ang ating marinated sauce. Napakadali lang po, 'di ba? So ngayon po, pwede na natin siyang ilagay sa mga karne ng ating gagawing barbecue. So, by the way, hindi ko siya inisa sa isang lalagyan lang. Dapat kasi iba-iba talaga kasi para madali lang natin siyang ma-identify kung saan yung laman ng baboy, yung laman ng manok, saan yung isaw ng manok, kasi kung imimix natin siya lahat sa isang lalagyan, baka kasi maghalo-halo. Kaya, ako kapag nagbabarbecue ako, binubukod-bukod ko talaga kung saan yung taba ng baboy. By the way, may kasama rin po itong hotdog, chorizo, tapos yung mga skinless, kaya lang hindi naman yung dapat kailangan ng i-marinate. Ito lang po yung minamarinate namin. So, guys, ngayon guys, maglalagay na po ako ng sauce sa ating mga gagawing barbecue. Yan. Bawat na. Ngayon, hati-hatiin ko muna siya. Lalagyan ko muna siya ng 1 cup. Ito po. Yan. So, mamaya, imimix natin siya. Yan. Para mahati po ang ating sauce. Yan. Ito po yung laman ng baboy. Karning baboy. Ito po yung kaba. Ito po, since dalawa po itong klase, ito po ay paa ng manok at saka ulo. Lalagyan ko po siya ng 1.5 cup o depende po kung ma-absorb na po ba niya. Yan. So, yan. Mamaya, pwede natin siyang dagdagan kung kulang pa ang ating marinated sauce. Mix na po natin. Kailangan po malinis ang kamay ninyo bago nyo ito siyang i-mix. Tapos, pag na-mix na po itong lahat, maaari na po natin siyang ilagay sa ating refrigerator. Hihintayin po natin ng 3 to 5 hours para na po natin siyang ilagay sa refrigerator para hintayin hanggang 3 at 5 oras para ready to ready na para sa tuhog-tuhog. Para na sa ating, ready na sa barbecue
steak, di ba? Tapos, pagkatapos nun, pwede na natin siyang lutuin. Pero mas maganda po talaga kung i-overnight natin ang ating pagbabad sa ating barbecue dahil talagang maa-absorb niya at masarap talaga po ang ating timpla ng ating barbecue. So, ito guys. A few moments later. Guys, ito na po ang ating marinated barbecue. So, ito po. Hindi ko lang po siya din-display lahat. So, nag-display lang po ako pa konti-konti sa aking stante para po, hindi po siya, para maging presko pa rin po yung ating barbecue. Ano niyo po yung ulo niya? Creamy-creamy niya. Ano niyo po? Napaka-ano po niyan? Saucy. Ito. Ito. Ito ang ating paa. Ano po? Ito ang ating laman ng manok. Ito po ang kanyang pakpak. Yan po. Yan po. Saka ito po ang ating taba ng baboy. Binibenta ko po ito siya ng 5 piso. Tapos ito pong manok ay 15 pesos po. Ito po ang aking chorizo. 10 pesos lang po yan. At ito po yung mga hotdog. Ito po 5 pisong laman ng baboy. Yan. Karne.